Okay, sa vlog na to, tuturuan ko kayong mag-install ng inline brake barrel adjuster. Ito ay kinakabit either sa brake cable or sa shift cable. Pipihitin mo lang para ma-fine-tune mo yung mga preno. Malamang meron ka nito. Usually, nasa brake lever ng mountain bike or hybrid bike ito. Minsan naman, ang barrel adjuster ay nasa preno mismo, tulad nito, pang road bike. Ang mga brake lever ng road bike ay wala nito. Since kinonvert ko yung mountain bike ko into drop bars, nagka-problema ako kasi yung front and rear brakes ko wala siyang built-in na barrel adjusters. Kaya ito, napagastos na naman tayo sa bike. Okay, so kuya, anong mga tools ang kailangan natin? Kailangan natin ng brake cable cutter, Knox Park Tools. Tools na pampaluwag ng brake cable sa mga preno nyo. Kailangan din natin ng grease. Shoutout sa mga taong grasa dyan! Kailangan din natin ng maliit na pliers pang hugot ng brake cable. Bagong brake cables, pero kung swerte kayo, pwede nyo gamitin yung luma. Mga brake eklavu tulad ng brake ferrules at saka cable ends. Ikakabit ko lang siya sa rear brake ko. Dito. So ang una natin kailangan gawin ay baklasin yung brake para maalis natin yung cable. I-research nyo na lang kung iba ang preno nyo, ha? Ayan, sige, sundot mo. Ikutin mo. Ayan, sige na, luluwag na yan. Ayan, konti na lang. Ayan. O ito, cheat code. Pwede nyo na rin putulin yung kable para mas madali. Ang cable cutter ko nga pala ay isa sa mga pinakasulit na buy ko so far. Okay, next step. Alisin nyo yung brake cable. Pag ganito yung itsura ng dulo ng brake cable, palitan nyo na. Dapat kasi walang sasabit pag ipapasok nyo ulit ito sa cable housing. Lagyan nyo ng grasa yung cable bago nyo ipasok ulit sa housing. Make sure din that the barrel adjuster is adjusted halfway bago nyo i-install. Nilalagyan ko din ng grasa yung mismong adjuster para hindi pasukan ng moisture. Next, puputulin natin yung cable housing. Kailangan yung bawasan yung cable housing para magkasya yung adjuster, pero parehas pa rin ang overall length ng housing. Pag malakas na loob nyo, ayan, putulin nyo na. Nyak, nahulog. So ayan, i-test fit muna natin yung mga pieces. Ayan, looking good. Matching pa lahat, pula. Make sure na malilinis yung butas ng housing ng pinutulan nyo, ha. Lagyan nyo na rin ng grasa yung mismong adjuster tsaka yung mga cables na magkoconnect dito para hindi siya pasukan ng moisture. Pwede na natin to ibalik sa bike para matesting kung tama ba yung haba ng mga housing natin. Ayan, tamang-tama yung ginawa nating putol. Final check muna bago natin i-reassemble ulit yung preno. Na-comfort, ha? May pang fine-tuning ka na ng preno, kuya. Okay, pwede na natin tabasin tong cable. Bigyan nyo ng mga siguro mga 2 inches na allowance. Tapos ito, ikakabit na natin tong brake cable end. Ito ay para hindi ka masundot ng dulo ng cable. At saka mas malinis yung look ng bike overall. Gagamitin natin yung cable cutter para ipitin yung brake cable end. Pwede nyo din gamitan ng maliit na pliers kung wala kayong cable cutter. Nice! Tapos na tayo, mga kapatid! Kung may mga tanong kayo o mga suggestions, i-comment nyo na lang, ha!